Ray, nasa magkano ba yung hinihinging dagdag presyo ng mga manufacturer ng sardinas at ano yung batayan nila para dito sa hirit na price increase? Aga, ayon sa Executive Director ng Canned Sardines Association of the Philippines, si Francisco Bencamino, nasa average na 6% ang kanilang hinihiling sa Department of Trade and Industry. Ilan sa mga nakapagpataas nila ng puhunan sa paggawa ng diratang sardinas ay ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at pagtaas ng sweldo ng mga empleyado. Ang gasolina at diesel ay mahalaga para makapalaot ang mga sakit ng isda. Sa ngayon niya ay nahihirapan din silang masapatan ang kanilang supply ng isda dahil post-fishing season ngayon at hindi kaya ng maliit na mga isda na ibigay ang kanilang requirement. Noong December 1, 2022 ay nagpatupad ng closed fishing season sa Zamboanga Peninsula na isa sa pinakamalaking source ng isdang sardinas. Tatagal ito na 3 buwan at matatapos sa March 1. Ayon kay Bencamino, nagtaas din ng presyo ng lata na kanilang ginagamit at tomato paste dahil inaangkat ito. This is simply yan, para sumalubong lang sa pagtaas ng fuel, pagtaas pagbagsak ng presyo, dahil na napamahal na lahat ng important components ng kansar din. Pinangangambahan naman ng mga manufacturer na posibleng kulangin sila ng supply ng sardinas ang bansa kung wala silang makukuha ang supply ng isda. There might be the situation of an acute shortage between now and February, this year's end of the month, no, February. Kasi March 1 pa kami pwede manguli-uli eh. Mawawala ang sardinas sa merkado kung lahat na inventaryo ay naubos na, hindi naman kami makahuli pa ng sufficienteng supply ng tambay. Maaaring mawala ang supply sa market. That is the shortage that can happen. Ayon kay Bencamino, noong July 2022 pa ang huling pagtaas ng kanilang produkto matapos ang mahigit na 3 taon na wala itong paggalaw. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng DTI ang petisyon ng iba't ibang manufacturer sa pagtaas ng suggested retail price ng kanilang mga produkto kasama na nga ang sardinas. Aga. Maraming salamat, Ray Pelayo.